Pwede ko ba siyang bayaran as voluntary or kailangan si employer ko ang magbabayad? Hi everyone! Good evening! So it's me, Lizelle, and welcome back to my channel and to my vlog. Good evening guys! Kasi kararating ko lang galing sa trabaho. And then, ayun nga, may nabasa lang ako na comment and then kailangan ko lang siyang sagutin ito para isang bagsakan na tayo. Kasi possible kasi na itong question ng ating viewer ay magiging question nyo din to or naging question nyo na, something like that. Ang topic natin ngayon, ang pag-uusapan natin ay regarding sa pag-ibig loan in default. Actually, lagi-lagi ko naman itong binablog si pag-ibig loan in default as a parang reminder ko palagi sa inyo. Okay, so ngayon naman ang question regarding sa pag-ibig loan in default, kung employed po ba ako and din naka-loan in default ako sa aking pag-ibig loan, pwede ko ba siyang bayaran as voluntary or kailangan si employer ko ang magbabayad? Yun yung question. Pwede ka magbayad as a voluntary kung kaya naman ng bulsa mo, di ba? Kung kaya ng bulsa mo, go for it, bayaran mo. Ang gagawin mo lang, pumunta ka kahit saan na branch ng Pag-ibig Fund and then magpa-compute ka kung magkano yung kailangan mong bayaran na kailangan mong isettle para lang ma-update yung payment mo. Take note, kahit employed din tayo, maliban sa Pag-ibig loan in default, meron ka pang outstanding balance. Matik naman kasi yan na kapag meron kang Pag-ibig loan in default, may outstanding loan balance ka pa. Si Pag-ibig loan in default at saka si outstanding balance natin, magkaiba yan ha. Minsan kasi ang thinking ninyo, yung Pag-ibig loan in default natin, yun na din yung outstanding balance. Which is not, okay? I-clarify natin yon, hindi yon outstanding balance natin, ha? Kapag sinabi natin na loan in default, ibig sabihin, ito yung mga buwan na nakaligtaan natin bayaran. Like for example, kung employed ka, nawalan ka ng trabaho, matik yan, si employer mo, walang i-remit sa'yo na remittance kasi no work, no pay. Kung ganun sa company na pinagtatrabahoan ninyo, no work, no pay, so matik yon. No remittance tayo pagdating sa loans at saka sa contribution. Tandaan na ang pag-ibig loan in default na tinatawag, mga buwan yan na nakalitaan na wala kang mga bayad. And then, yung outstanding loan balance mo ay bukod din yon. So, kung gusto mong bayaran siya ng buo, yung pag-ibig loan in default mo at saka yung outstanding loan balance, pwede mo rin siyang bayaran sa pag-ibig. Kasi na-encounter ko, yung guard namin dahil nga nasa security agency ako nagtatrabaho, ay nagbayad siya ng kanyang pag-ibig loan in default and then at the same time, dahil nakaluwag-luwag naman siya sa kanyang bulsa, ay binayaran niya na lahat, pati yung outstanding loan balance. Kasi ang purpose nun, kaya niya binayaran lahat dahil para malaki yung matitake home niya, yung mauutang niya, okay? So, question, after kung mabayaran yung loan in default ko sa Pag-ibig Fund, kailan naman ako pwedeng mag-loan? Pwede na po kayong mag-loan yan once na ma-post na po ni Pag-ibig Fund yung remittance mo. Minsan, may iba kasing mga Pag-ibig branches na kaya nilang gawin yon ng after 24 hours, ma-post na yung remittance mo. Okay? So, depende po sa gawaan ng Pag-ibig Fund. Siguro, kapag yung mga 24 hours, after 24 hours, pwede ka nang makapag-file ng loan after mong magbayad. Siguro kasi kapag hindi naman sila masyadong maraming ginagawa. Yung regular or normal talaga niyan ay nasa 3 working days talaga siya. Okay? So, sana naliwanagan kayo ha. Ulitin natin, kahit employed po kayo, kung may mga loan in default kayo, pwede nyo po yun bayaran as voluntary para makapag-loan na kayo or para ma-qualified na kayo sa loan renewal. Ngayon naman, kung hindi po kaya ng ating mga bulsa na bayaran yung loan in default and then employed kayo, may duty kayo, pwede nyong idaan yon sa salary deduction. Yung salary deduction ninyo sa HDMF loan, kailangan lang po ay taasan ninyo, okay? Para hindi naman kayo mahirapan. So, that's it! So, dito lang nagtatapos ang ating short discussion ha, and then good night everyone and God bless, at syempre huwag niyo na may kalimutan ang mag-subscribe dito sa aking YouTube channel.